Good day guys. So ito, share ulit tayo ni SunNV350. So ang issue nito, sumabog yung ATF. Kayo kung mapapansin nyo, basang-basa ang ilalim. Nangat-ngat ng ating kaibigan yung linya papunta sa cooler ng ATF mula sa transmission. So kinakailangan nating mag-top up ng ATF. So wala itong dipstick kung saan ito sinasalinan. Kung gusto nyo matutunan at paano sukatin ng level, panoodin nyo ang video na to. Okay, so bago tayo magsalin ng langis, particularly sa transmission, sa ating mga automatic transmission, mas maigi na tingnan natin yung manual para malaman natin yung specific na langis na kinakailangan natin isalin. Kasi may mga transmission na pagka nagkamali tayo ng salin, magkakaroon ng problema. Kung matitingnan natin yung quantity o yung dami ng langis, wala siyang particular na sukat na nakalagay dyan. So yung type ng langis, Matic S ng Nissan. So mas mabuti itong gamitin natin ay yung genuine. Okay, so dahil nga wala tayong drain, so kinakailangan natin sukatin. Kung meron naman tayong i-drain o kung papalta natin ng ATF, sukatin natin yung dami na at tatanggalin para may idea tayo kung ilang liter. So yan yung kanyang drain plug kung kinakailangan natin mag change oil ng transmission. Then yung kanyang level plug, so dyan natin susukatin mamaya yung level. Ito naman yung kanyang fill plug, dyan tayo magsasalin. By the way guys, kung nakarating kayo sa part na ito, baka naman, so makiki-like na po ng ating video at pakisubscribe na rin po. Thank you. So sa mga nanonood, maraming salamat po. Okay, tuloy natin. So ito, tatanggalin natin yung fill plug para makapagsalin na tayo ng langis. Okay, kung wala tayong special tools sa pagsasalin yan, kasi meron kaming pampumba dyan, pero ang gagamitin ko, kasi madali naman yung access, sasalinan ko na lang siya ng ATF gamit ang imbudo. Okay, so pagsasalin ito, hindi naman ganun kadami, kaya ito na lang gagamitin natin. Taas lang natin yung pwesto ng imbudo natin para tumulo yung ATF natin kapag ka ating sinalina. Yan. So, sasalina natin ng ATF. So, tinatansya natin. Ngayon, 2 litro muna yung sasalin natin kasi hindi nga natin alam kung gaano kadami yung tumapon dito. So yan, nasalina natin siya ng 2 litro na ATF. Then start natin. So shift natin. Shift natin sa iba-ibang position. Okay. Para mag-circulate yung kanyang fluid. Then pabayaan muna natin siyang umandar. Okay. So wait natin na mapandar natin at least mga 10 minutes doon sa kanyang normal operating temperature. So iwanan natin siya maandar, then buksan natin yung allen screw na check ka ng level ng fluid. Okay, balikan natin mamaya. Yan, so may ginawa pa tayong iba, halos kalahating oras na itong umaandar. So check na natin yung level ng kanyang langis. Titingnan natin kung kinakailangan pa ba tayo magdagdag o magbabawas na lang tayo ng ATF. Okay, so sa pag nga susukat nito, kinakailangan na yung sasakyan ay nasa level. So ito naman lifter natin, naka-level naman to, kaya walang problema. So habang umaandar, kinakailangan nating tanggalin yung plug ng level plug. So mag-ingat lang tayo kasi medyo mainit na to. So kakaunti na naman yung tumutulong lang, is hindi kadamihan yung ating matatanggal dito. So ibig sabihin yung 2 litro labis pa. Okay, so antayin lang nating tumigil o humina yung pagtulo ng langis kahit hindi natin masyadong sa ideal. Makikita naman natin yung paghihina na yung tulo. Kaya kung gusto natin wala nang tumutulo din, lagay na natin yung kanyang plug. So umaandar yung sasakyan.
na-meet na yung tamang temperature. So, isinip natin sa iba-ibang position. Yun yung ating gagawin kapag tayo nagsusuka. Tapos, dapat naka-level yung unit. Kung kinakailangan, kung wala tayong lifter at nag-stand, kung kinakailangan, pantay pa rin. Kung tayo nag-jack, I mean. So, lagyan natin ng mga jack stand, then siguraduhin natin pantay. Kaya, kung mapapansin natin, halos wala nang tumutulo, pwede na nating ilagay yung kanyang plug. So, kaya ganyan yan guys. Meron din akong video to, sa Toyota. Halos parehas yan. So, meron yan. Dyan sa part na yan, meron yang mas mataas na bahagi. So, hindi yan basta butas nakapantay ng pan. So, meron dyang nakatayo na hose kung saan hanggang dun yung level. Yan, mapapansin nyo, mahina na yung ulo. So, pagka ganyan, pwede na natin siyang takloban. Okay? So, ganyan lang yung pag-check ng level ng ATF. So, sana makatulong sa mga nag-DIY o sa mga gumagawa ng ganitong unit. Yan. So, ibabalik na natin. Apitan na natin yung kanyang fill plug kasi hindi na natin sasalinan kasi okay na nga. Tapos, linis. Yan, para makita natin kung wala nang leak. Okay? So, once again, salamat po sa mga nanood, ganun din sa mga nag-subscribe at sa ating mga magsusubscribe pa. Maraming salamat. Kung gusto niyo pang manood ng mga video tungkol sa paggagawa ng sasakyan, meron po tayo. Bisitahin niyo lang lagi yung ating channel. Maraming salamat.